Bilang fan ako ng Queendom at Kingdom, narito na nga ang segment ng AOS kanina para sa hashtag AOS September Yarn. Dahil magdu-duet sina Hazel at Christian Bautista, Hannah Priscillas at si Jeremiah Chanco, Jessica Villarubin at Anthony Rosaldo, Marian Osabel at Vilmark Viray. At nandito rin sina Rita Daniela at si Neff. Dahil nandito rin sina Thea at Patrick na trending din as a love team dahil marami din ang kilig na kilig sa kanila. And of course, Julian San Jose with Christian Bautista. Narito na ang aking reaction video para sa Queendom and Kingdom segment featuring Ikaw Songs Medley. Narito na ang opening, ang ganda, napaka-luxurious at napaka-stunning nila dahil all red ang mga girls while all black naman ang mga guys. Grabe talaga mga Kingdom at Queendom, hindi na maawat ang kasikatan nila both online, lalong-lalo na sa TikTok na nagte-trend lagi ang videos nila every weekend. Grabe din kasi talaga ang kanilang kanilang blending, ang kanilang areglo. Kudos to Mr. Mark Lopez. For the first performance naman nandito sina first syempre for the first one, Christian Bautista and Hazel Santos with the song Ikaw ang Lahat sa Akin. May pagka Martin and Regine ang medley na ito pero ginawa nila ng kanilang sarili dahil maganda at maraming adlib ang ginawa dito ni Christian Bautista. At syempre, original key itong si Hazel Santos, napakaganda ng low notes ni Miss Hazel dahil alto si Miss Hazel pero kapag naman hiyawan, bugawan, bakulawan at alam mo yun parang kanta kong kanta. Grabe din talaga sa taas ng boses din itong si Hazel Santos. Na yung power kasi ni Miss Hazel, napakatindi. Grabe talaga. Kapag ikaw yung ikaduet mo sa Miss Hazel, kumanda ka. Pero naman si Christian Bautista, na pull off naman niya. Napakagaling din kasi. Napaka-clear ng kanyang boses. Kitang-kita mo na ginawa niya ang kanyang best. Maganda rin ang kanilang blending dahil meron talaga. At kitang-kita mo na napaka-powerful ng kanilang rendition. Wala pa akong narinig na ganito as a duet. Ngayon ko pala narinig ng ganitong kaganda na areglo, arrangement ng batuhan ng kanilang linyahan sa Ikaw ang Lahat sa Akin. Grabe talaga! Ito naman, Ikaw by Martin Rivera, Sharon Cuneta, and Miss Regine Velasquez. Si Hannah Priscillas ng Bet ng Bayan winner. Grabe talagang emotion at crystal voice. Crystal clear talaga. Mas clear pa sa water ang boses ito. Si Hannah Priscillas. Grabe din talaga yung emotion. Lakas maka-Regine din. Pag naririnig ko siya dahil napaka-clear talaga. Grabe talaga itong si Miss Hannah Priscillas. Ibang klase. Underrated. Si Jeremiah Chanco naman, maganda pero mukhang kabado dahil kitang-kita mo na, ewan ko ha, sa video parang kabado si Jeremiah Chanco pero kaya naman niya eh kasi magaling din naman siya magkulot-kulot. It's just so happen sa kanilang rendition of Ikaw, parang nasapawan siya ni Hannah Priscillas dahil napaka-clear ng kanyang boses, yung dynamic at range ni Hannah hindi talaga alam mo yun, parang grabe din talaga. Pero itong si Jeremiah, ewan ko, pero yun napansin ko, na-observe ko, nag-blend naman sila, maganda naman. Kaso parang yun na nga, nangibabaw yung boses ni Hannah, hindi na nakapagsabay si Jeremiah. Pero yung high notes nila maganda, very blending talaga yung pag-usapan, okay din naman. Tapos yung ad-lib lang ni Jeremiah medyo magulo dahil R&B singer kasi si Jeremiah pero hindi lang masyadong maganda yung pagkaka-placing nung kanyang mga kulot-kulot pero nonetheless maganda ang kanilang performance. Kudos and congrats Miss Hannah sa napaka job well done. Dito naman sa Bakit Ba Ikaw, syempre original by Michael Pangilinan na love song, gandang-ganda ako dito dahil kinakanta ko ito pero syempre duet version naman by Jessica Villarubin nonetheless and Anthony Rosaldo. Napakaganda dahil yung emotion nandoon, nandun yung power, yung team power nila as a duo, alam mo yun, parang titinginan sila, yung emotions nila, parang sila talaga yung laman na laman talaga nila yung lyrics. Kasi yung eye contact na yan sa performance siya kasi stage presence, importante kasi yan. Kapag nagko-concert ka, kapag nanonood yung mga tao sa'yo, dapat nandun yung, dapat nandun kayo yung intact nyo. Alam mo yun, yung
face to face kayo, eye to eye, pero maganda yung dulo nila. Napaka soft, napaka smooth ng kanilang high notes sa dulo. Grabe. Ikaw na nga ba, Willy Revillame, syempre may Daryl Ong version din ito, pero may version sila ni Marian Isabel and Vilmark Viray ng The Clash. Grabe din talagang kanilang duet version dito. Napaka-clear din ang boses ni Marian na bilog at mataas. Maganda pakinggan, very smooth. At si Vilmark naman, syempre malinis din kumanta itong si Vilmark. Medyo technical lang si Vilmark at hindi ko pa rin talaga na-feel yung kanyang emotion. At yung high notes nila maganda. Nandito na pala ako kay Rita and Nef. Ikaw sana ang kanilang kinanta dito, original by Ogie Alcacid, pero syempre duet version sila dito. Maganda yung emotion nilang dalawa, nafe-feel ko. Medyo nabitin lang ako dahil maikli lang kanilang performance. At yung high notes ni Rita, nabitin ako sa falsetto high notes ni Rita. Siguro more pa. Pero yung emotions, kuhang-kuha nila yung hugot feels. Damang-damang ko talaga, as in. Nafe-feel ko silang dalawa. At nakikita ko yung partnership nila as a duo. Ramdam na ramdam ko rin talaga. So yeah, kudos to Nef, Medina, and Rita Daniela. Patrick Kiros naman and Thea Asley na inaabangan din naman nakakarami dahil dumadaming fans nila as a love team. Kiling na kilig kasi ang mga netizens sa kanila. Ikaw ba yung Constantino ang kanilang kinanta? Maganda, malinis ang boses ni Thea. Si Patrick naman, syempre okay din naman kanyang boses. Parang medyo kulot, parang hindi niya masyadong in R&B style niya dito. Syempre sumunod siya sa estilo ni Thea. Maganda, malinis, plakado lang. Yeah, wala akong masabi. Okay, malinis yung boses nila, parehas. Yung blending nila, it's okay din. Ikaw lang, Mamahalin, by I think Lani Masalucha and Joey Albert. Ayan. So Julian San Jose and Christian Bautista did their own arrangement as a duet version. Maganda dahil damang-dama mo pag sa Julian San Jose ba naman, wala akong masabi. Bawat hugot, bawat linyahan ng kanta ay damang-dama mo talaga. Syempre Christian Bautista ba naman yan, Asia's Romantic Balladeer. Ballad talaga kung ballad pag-uusapan. Hindi talaga papatalo si Christian Bautista. Emotion-wise, kayang-kaya na nilang mag-duet ng nakatikit dahil alam na nila ang kanilang strength. Malinis din naman kasi kumanta itong si Julian San Jose, lalong-lalo na yung falsetto high notes niya. And ayun na nga, ikaw lang Mamahalin ang dulo nila. Maganda dahil iba, fresh air talaga at damang-dama mo talaga yung kanilang concert leveling na talaga. And that's all for now. This is Benji Kumanangan TV. Thank you for watching.